Good evening po, Sir Jupiter, at sa mga listeners nyo. Ako po si Nasir, 18 years old, from Santa Mesa, Manila. Nagsimula po akong makinig sa mga kwento nyo sa Spotify and YouTube noong February. Aksidente ko lang pong natuklasan ang channel nyo sa YouTube nang nag-scroll ako at naghahanap ng mga magandang panoorin at pakinggan. Marami na akong nakakatakot na karanasan dito sa bahay namin at maging sa school. Ito pong una kong ibabahagi sa inyo ay ang pinakabago kong karanasan. Nangyari lamang po ito noong April 4, 2022. Madaling araw nang magising ako dahil sa tahol ng mga aso. Una, inisip ko na baka pusang kali lang yon na nakapasok sa bahay. Kaya sinaway ko na lang ang aso ko at bumalik ako sa pagtulog. Makalipas ang ilang oras, mga bandang 3 a.m. ay nagising ulit ako. Sobrang tahimik ng paligid. Walang kahit anong ingay bukod sa tunog ng electric fan na gamit ko. Sinubukan kong muling bumalik sa pagtulog at nung napapapikit na ang mga mata ko, biglang may naririnig akong kalansing ng kadena. Sir Jupiter, hindi po nakatali ang aso ko at wala po kaming kadena na ginagamit sa bahay. Hindi agad ako bumangon. Nakiramdam muna ako at pinakinggan ng maigi ang kalansing ng kadena. Nanggagaling yun sa hagdanan at parang nag-aakyat baba ito sa hagdan. Sir Jupiter, mag-isa lang po ako dito sa second floor ng bahay at bakante pa rin ang third floor dahil nasa probinsya pa ang ate ko at asawa niya na dun nakatira sa third floor. Bukod din sa akin, mga aso at pusa lang ang nakakagamit ng hagdan. Kaya napaisip ako, sino o ano yung umaakyat baba sa hagdanan? Bahagyang natigil yun, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ngunit, napalitan yun ng mga katok. Babangon na sana ako para buksan ang pinto nang maalala ko ang sabi-sabi ng matatanda. Kung may kakatok sa pinto nyo ng alanganing oras, huwag nyo itong pagbubuksan. Kung may tatawag sa pangalan mo mula sa labas ng alanganing oras, huwag kang sasagot. Sinunod ko po yun at hindi na ako bumangon sa kama. Bagkus ay nagtalukbong na lang ako ng kumot. Tumagal din ng mahigit 5 minuto yun bago nawala. Hindi na ako nakatulog at hinintay na lang na mag-umaga at saka na lamang ako natulog. Kung anuman yung narinig kong naglalakad sa hagdanan at kumakatok sa pinto noon, isa lang ang alam ko, hindi po iyon tao. Multo sa boarding house. Magandang hapon po, Sir Jupiter, at sa buong kwentong Takip Silim Family. Avid listener po ako ng inyong channel. Nais ko rin po sanang ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan. Tawagin niyo na lang po akong Aya. Nangyari po ang karanasan kong ito noong nag-aaral pa ako sa isang universidad dito sa Nueva Ecija. Hindi ko na po matandaan ang exact date, ngunit September po ito taong 2012. Ako po ay isang BSBA, second year college student nung panahong ito. Dala po ng may kalayuan sa amin ang naturang paaralan, napagdesisyonan po namin ng aking ama na mag-boarding house na lamang po ako para mas makatipid sa pamasahe. Nakahanap po ako ng boarding house na walking distance lamang sa aking paaralan. At sa awa po ng Diyos, mura lang po ang renta.
Exclusive for girls only ang nasabing boarding house, kaya safe po kami. Unang gabi ko pa lamang po sa kwarto na aking tinutuluyan ay may kakaiba na akong nararamdaman. Pakiramdam ko po, Sir Jupiter, ay parang may nakamasid po sa akin. Ngunit dala po ng pagod at antok ay hindi ko na lamang ito pinapansin. Sir Jupiter, dumaan po ang mga araw ay mayroon po akong isang babaeng nakasundo. Itago na lamang po natin sa pangalang Leslie. Siya po ay BSBA student din na graduating. Si Ate Leslie po ay 4 years nang tumutuloy sa aming boarding house. Isang gabi, pumunta po si Ate Leslie sa aking kwarto para makipagkwentuhan. Nagulat po ako sa tinanong niya sa akin habang nililibot niya ang kwarto ko. Tinanong niya ako kung nakakatulog daw ba ako ng maayos sa kwarto ko. Dahil hindi ko pa naman siya close ay nagsinungaling ako. Sinabi kong, oo, kahit hindi naman talaga. Naupo siya sa kama ko at humarap sa akin. Nakaupo rin kasi ako sa kama habang nagbabasa ng libro. Bigla niyang sinabi na may ikikwento raw siya sa aking experience niya sa boarding house. Inihinto ko ang pagbabasa ng libro at tiningnan ko siya. Hindi ko alam, pero sa entrada niya ay parang bigla akong kinilabutan. Gusto ko sana siyang pigilan na magkwento, pero may side sa utak ko na gusto ko ring malaman ang kwento ng silid na tinutuluyan ko. 2 taon na raw siya sa boarding house nang makilala ang isang babaeng dating umukupa sa kwarto. Hindi raw ito tumagal. Napakunot ang noo ko nang tanungin siya kung bakit. Seryoso siyang sumagot sa akin. Lahat daw ng tumitira sa kwartong ito ay pinagpapakitaan ng multo. Kaya raw mas pinili nilang 4 na magsama-sama sa silid nila ngayon. Napaisip ako, tama nga siya. Lahat ng silid sa boarding house ay magkakasama ang lahat at wala man lang kumuha sa silid na tinutuluyan ko. Dahil sa curious ako, tinanong ko kung sino ang nagpapakita sa silid at kung ano ang itsura nito. Agad niyang sinagot ang tanong ko. Ikinuwento niya ang nangyari sa kaibigang minsang tumira sa silid. Umuulan daw ng gabing yun nang marinig nilang nagsisigaw ang kaibigan nilang si Chris. Nagmamadali daw silang pumunta sa silid para tingnan siya. Naabutan nilang nakaupo si Chris sa kama at halos isugsok ang sarili sa dingding. Namumutla at takot na takot. Nakatitig siya sa isang sulok. Nang tanungin daw nila kung bakit siya sumisigaw, iniunat lang nito ang braso at may itinuturo sa sulok na tinitingnan niya. Sabay-sabay daw silang tumingin doon, pero wala naman daw silang nakita. Pero pare-pareho nilang naramdamang nanayo ang kanilang balahibo at parang lumaki ang kanilang ulo. Dahil sa naramdaman nila, ilan sa kanila ang sumisigaw na bumalik na sa kanilang silid. Bigla naman daw hinablot ang kaibigang si Chris at sabay silang tumakbo palabas ng kwartong iyon. Nang makalipat na sila sa silid, agad nilang inabutan si Chris ng tubig at pinainom siya. Saka nila ito tinanong sa nakita niya. Isang babae raw ang nakita niyang nakatayo sa gilid. Hindi niya alam kung paano itong nakapasok gayong sarado ang pinto at wala naman siyang narinig na nagbukas nito. Nang siyasatin niya ang babae, nakalutang ito sa hangin. Nakaangat ang paa niya sa sahig. Hindi niya nakita ang mukha ng babae dahil halos tumakip ang suot niyang mahabang tela sa ulo para siyang nakasuot ng pangmadreng damit. Mula raw nung gabing yun, hindi na doon natulog si Chris. Dahil sa ikinwento ni Ate Leslie sa akin,
Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay doon na lang ako sa kwarto nila matulog. Ayaw ko nang matulog sa kwarto ko dahil baka magpakita rin sa akin ang babaeng ikinuwento niya. Pumayag naman si Ate Leslie. Wala na sana akong balak na bumalik sa silid na yun. Kaya lang, nagkaroon ng problema sa kwarto nila Ate Leslie dahil nagagalit ang ka-roommate nila na nagtitisis. Hindi raw siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa dahil sa ingay. Nahiya akong bigla, Sir Jupiter. Hindi naman ako tagaroon sa kwarto nila, kaya nagkusa na ako. Nagpaalam ako kay Ate Leslie na babalik na lang ako sa silid ko. Walang nagawa si Ate Leslie. Kahit ayaw niya akong payagan dahil nag-aalala siya sa akin, wala siyang magawa. Sumama sa akin ang isa sa ka-roommate nila na si Jane. Nainis kasi siya doon sa nagtitisis dahil kahit hindi sinabi kung sino ang pinaparinggan na maingay, ay alam niyang siya ang tinutukoy. Palakwento kasi siya at tawanin, kaya nagkusa na lang din siyang iwan ang silid nila at sumama sa akin sa kwarto ko. Lumapad ang ngiti ko dahil may makakasama na ako. Kahit paano, dalawa na kami sa kwarto. Medyo lumakas ang loob ko. Mula nang lumipat kami ay ilang gabi rin po akong hindi makatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa babaeng nagpapakita. Pero pinipilit ko ang sarili ko na matulog dahil mahirap pumasok ng puyat. Isang gabi, habang natutulog ako, ay naalimpungatan ako dahil may naramdaman akong kumakalabit sa daliri ng paa ko. Dahil sa antok pa ako, iginalaw ko lang ang paa ko at bumalik uli sa pagtulog. Maya-maya, naramdaman kong may humihila na sa paa ko. Bigla kong hinatak ang paa ko. Nanindig ang balahibo ko at nagsimula nang gumapang ang kilabot sa katawan ko. Nanginginig akong tumingin sa paanan ko. Nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa paanan ko. Nakaharap siya sa akin. Nakabelo siya ng itim. Pero wala akong makitang mukha. Sa sobrang takot ko, gusto kong magkumot. Pero hindi ko ito magawang hablutin dahil naroon ito sa paanan ko, malapit sa babae. Hindi ako makakilos. Naninigas ang katawan ko na para akong naiihi. Hindi rin ako makasigaw. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Bigla akong natauhan at nagsisigaw ng may kumalabit sa akin. Kinalabit ako ni Jane dahil nakita niya akong paupong nakasandal sa dingding at nakatulala. Napabalik ko siya dahil sa pagkabigla ng sumigaw ako. Pinatigil niya ako at pinakalma. Sa kanya ako tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Pautal-utal akong nagkwento sa kanya habang itinuturo ang babaeng nakita ko. Pareho kaming nagulat nang biglang bumukas ang pinto ng silid at nagpasukan ang ibang mga boarders. Agad na lumapit sa akin si Ate Leslie at tinanong ako kung nakita ko raw ba ang multo. Tumango ako at saka umiyak. Dinala nila ako sa silid ni na Ate Leslie. Pinainom ako ng tubig para mahimasmasan. Doon na rin kami natulog ni Jane dahil ayaw naming bumalik pa sa kwartong iyon. Kinabukasan po ay agad kong kinausap ang caretaker at sinabing aalis na lang ako sa boarding house. Ayaw ko nang mas higit pa doon ang maranasan ko sa kwartong iyon. Nagulat si Kuya Ren sa kwento ko. Siya po ang caretaker ng boarding house. Kinikwento niya sa amin ang tungkol sa babaeng nagmumulto. Siya raw po ang lola ni Oji, ang may-ari ng boarding house. Hindi niya raw po inisip na magpapakita pa ang lola ni Oji dahil matagal na itong hindi nagpaparamdam. Matagal na itong bakante. Mula nang namatay yun
ay hindi raw pinaupahan ng silid dahil sa tuwing may ibang nakatira, ay nagpapakita nga raw ito. Akala ni Kuya Ren ay hindi na magpapakita ang lola ni Oji dahil sa tagal na nitong patay. Kaya nagulat siya nang malamang nagpakita uli ang matanda. Ayaw naman sana niyang paupahan ang kwarto, pero naawa siya sa akin dahil puno raw lahat ang silid, kaya inialok niya ang kwartong iyon. Dahil doon, isinarado na lang ulit ang silid at hindi na pinaupahan pa. Natatakot din si Kuya Ren na baka manakit pa ang matanda dahil pilit na pinapatirahan sa iba ang kwarto niya. Sa ngayon po, Sir Jupiter, under renovation na po ang boarding house. Ako po ngayon ay may asawa na at dalawang anak. Ngunit ang karanasan ko pong iyan ay habang buhay kong di makakalimutan. Mga paramdam ni Tatay. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa buong team ng kwentong Takip Silim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nelly. Tubong Bicol po ako, pero dito na ako lumaki sa Bulacan. Lumipat po kami dito nung ako ay 10 years old pa lang. Ngayon po ay 42 years old na ako. At ang ikikwento ko po sa inyo ay ang karanasan ko noong umuwi kami sa Bicol para bumisita sa puntod ng tatay ko. Nagkasakit po kasi ang tatay ko noon. Malubha na siya at kahit ang mga doktor ay sinukuan na po siya. Cancer po ang naging sakit ng tatay ko, Sir Jupiter. Nung naratay na siya sa karamdaman, kahit siya, alam na niyang wala nang kagalingan ang sakit niya dahil stage 4 na ito. Kaya nagpauwi siya sa Bicol dahil gusto niyang doon daw siya bawian ng buhay sa lugar kung saan siya isinilang. Sa bahay po ng kapatid ni tatay sila ng nanay ko tumuloy noong umuwi sila ng Bicol. Mahigit isang linggo pa lamang po sila doon nang ibalita ng nanay ko na wala na raw si tatay. Kasalukuyan akong nasa trabaho noon. Tanggap naman po namin dahil talagang si tatay ay pinahihirapan na ng sakit niya. Masakit para sa amin na malamang wala na siya, pero mas masakit sa amin ang makitang pinahihirapan siya ng kanyang karamdaman. Talaga sigurong gusto na niyang umuwi noon. Dahil hindi sila nagtagal sa Bicol, ay binawian na siya ng buhay. Mahigit 2 taon din pong nakaratay sa karamdaman ang tatay ko, Sir Jupiter. Isang taon na po ang nakalilipas nang mamatay ang tatay ko at ngayon ay muli kaming uuwi para dalawin siya sa kanyang himlayan. Dito ko naranasan ang nakakatakot na pangyayari sa bahay ng tito ko na kapatid ni tatay. Dito kung saan tumuloy si tatay noon. Nang dumating kami sa Bicol, binisita muna namin ang puntod ni tatay bago kami dumiretso sa bahay ng tito ko. Mas una kasi itong madadaanan. Halos 1 oras din kami nakatambay sa sementeryo bago kami dumiretso sa bahay ng kapatid niya. Nang dumating na kami sa bahay ng tito ko, agad silang naghain ng pagkain para makakain kami ng pananghalian. Dahil sa mahabang biyahe, natulog kami sa isang silid pagkatapos kumain. Tabi-tabi kaming magkakapatid na natutulog sa kama. Tatlo po kaming magkakapatid, Sir Jupiter. Pero ang nanay po namin ay hindi natulog. Nakipagkwentuhan po siya sa kapatid ng tatay ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero naalimpungatan ako nang makarinig ako ng umiiyak. Hindi ako bumangon. Pinakinggan ko lang ang umiiyak. Inisip ko kasing ang anak ng ate ko ito. May anak po kasi siya na 1 taong gulang pa lamang. Dahil sa kaantukan ko, nagtalukbo na lang ako ng kumot. Pero habang tumatagal,
ang iyak na naririnig ko ay naging kakaiba. Parang hindi na ito iyak ng isang bata. Pakiramdam ko ay iyak na ito ng taong naghihinagpis. Mas pinakiramdaman ko pa ang umiiyak. Lumalakas ito at parang papunta na sa pagpalahaw. Kakaiba po ang iyak na naririnig ko. Parang pumapalahaw sa sobrang sakit ng nararamdaman. Nag-alis ako ng kumot at nilingon ko ang umiiyak. Paglingon ko, nalaman kong hindi ko nakatabi ang dalawa kong kapatid at ang anak ng ate ko. Pero nakita ko ang isang tao na patagilid na nakahiga sa kabilang bahagi ng kama. Nakatalikod po siya sa akin at nakakumot hanggang sa leeg. Ulo niya lang ang nakikita ko. Umiiyak siya. Dumadaing. Awang-awa ako sa kanya, Sir Jupiter. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Akala ko kakilala o kamag-anak din namin siya sa side ng tatay ko na nakitulog sa kama. Naupo ako sa kama at kinuha ko muna ang cellphone ko na inilagay ko sa bag ko bago ako matulog. Nasa sahig ang bag ko, kaya dumukaw pa ako para kunin ito. Tiningnan ko ang oras. 6:00 na ng gabi. Napahaba ang tulog ko. Naramdaman kong tumayo ang nakahiga sa kama at nang pakinggan ko, ang hakbang niya ay palabas ng kwarto. Nang makalabas na siya ay saka naman ako lumabas ng silid. Maliit lang ang bahay ng kapatid ni tatay. Ubo lang ito, pero ang bubong ay yero. Paglabas ng kwarto ay sala agad at karugtong nito ang kusina. Nagulat ako kasi walang tao sa bahay. Nag-iisa lang pala ako sa loob ng bahay. Pero naririnig ko sila nanay sa labas. Doon sila nagkwekwentuhan. May mga upuan kasi sa labas na nasa ilalim ng mangga. May lamesa din doon kaya masarap tumambay. Dumiretso ako sa kusina para uminom muna ng tubig. Habang umiinom, ay narinig ko uli ang pag-iyak sa kwarto. Marahil ay bumalik na doon yung tao kanina. Pero nagtataka ako kung bakit siya umiiyak. Parang nakakatakot na ang pag-iyak niya. Palakas ng palakas na parabang umaabot na sa kapitbahay. Nagmadali akong naglakad palabas ng bahay. Nang matapat ako sa pintuan ng silid, wala naman akong nakitang tao doon. Nakabukas kasi ang pinto dahil hindi ko naman isinara nung lumabas ako. Kinilabutan ako kaya tumakbo ako palabas ng bahay. Gulat na gulat sila sa akin. Humahangos akong tumabi sa nanay ko. Tinanong nila ako kung bakit daw ako nagmamadali at namumutla daw ako. Kinuwento ko sa kanila na may tao sa bahay at matindi kong umiyak. Tinanong nila ako kung anong iyak daw ang narinig ko. Kaya sinabi ko sa kanila na parang pumapalahaw sa karamdaman. Nagulat ako nang sabihin ng tito ko na nagparamdam sa akin ang tatay ko. Sinang-ayunan ito ng nanay ko. Dahil doon, nagtanong kami ng mga kapatid ko kung bakit ganoon. Sabi ng tito ko kapag ganoong oras daw talaga ay nagpaparamdam at nagpaparinig ang tatay ko, kaya nasa labas sila ng bahay kapag paggabi na. Noong nakaratay daw kasi si tatay, ganitong oras siya pumapalahaw sa sakit, pero wala silang magawa. Ilang minuto rin daw siyang umiiyak pero humihinto naman. Kaya sabi nila, nagparamdam sa akin ang tatay ko. Hindi ko alam na tumulo na pala ang luha ko habang sinasabi nila iyon. Ang sabi pa ng tito ko, nagpaparamdam din daw si tatay kapag malalim na ang gabi. Umiiyak daw siya na parang sumisigaw sa sakit. Ganoon daw kasi siya noong buhay pa. Mabuti na nga lang daw at magkalayo ang mga kapitbahay
Dahil kung hindi, tiyak matatakot sila kapag maririnig sa gabi ang pag-iyak ni tatay. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga platong nahuhulog sa sahig. Tinanong namin kung ano yun, baka kasi inihulog ng mga pusa. Sinabi pa namin na puntahan na ni Tito kasi baka maubos. Pero umiling siya at sabi, hayaan lang daw. Hindi daw talagang nahuhulog ang mga kasangkapan. Kasama raw yun sa pagpaparamdam ni tatay. Dahil noon daw, pinipilit niyang tumayo at magpunta sa kusina para uminom. Pero nahuhulog niya ang mga gamit. Sabi ni Tito at ng asawa niya, gabi-gabing nararamdaman at naririnig nila ito. Pero lilipas din daw. Ilang minuto ang nakalipas at wala na kaming narinig pa. Kaya sinabi ni Tito na pumasok na kami sa bahay. Sama-sama kaming pumasok. Pagkapasok namin, nakita naming wala ngang nabago sa bahay. Wala rin gamit sa kusina ang nahulog. Nagsimula nang magluto ang asawa ni Tito at tinulungan siya ni nanay. Sir Jupiter, nung gabi pong yun ay nagtirik kami ng kandila sa labas ng pintuan ng bahay nila Tito. At bago po kami umuwi ng Bulacan, muli kaming dumaan sa puntod ni tatay at kinausap siya na sana ay huwag nang gambalain sina Tito. Umiyak ako habang kinakausap ang tatay ko sa kanyang libingan. Ilang araw na po ang nakaraan nang makauwi kami sa Bulacan. Tumawag sa amin ang tito ko para ibalita na hindi na raw nagpaparamdam si tatay sa bahay nila. Kaya nagpasalamat sila na umuwi kami. Marahil daw talaga ay hinintay lang kami ni tatay na dalawin siya. Sir Jupiter, taon-taon po kaming umuwi. Tuwing kamatayan ng tatay ko para dalawin siya sa kanyang himlayan. Marami pong salamat sa pagbasa ng kwento ko, Sir Jupiter. God bless po sa inyong channel. At ngayon naman po, mga suki ng kwentong takipsilim, shoutout time po tayo. Shoutout going out to Levi Osamo, Maria Cristina Andayaco, RJ Burgos, Mayari Ronel, Clarice Tolentino, shoutout also to Jaymar Bilarmino, Elaine Almera, Shelo Joy Lumongo, Elizabeth Monieno, Bing Notrapos, Lourdes Garcia, hi din kay Rosalie Gonzaga Olaguera, Lay Archua, Joanna Rochelle Marinas Simon, Karen Lakutab, Zidangeline Fajardo Jr., Vin Garcia, Maddie Caballo, Alejo Nudes at Joey Moore. Maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pagtangkilik sa kwentong takipsilim. Ako po ang inyong lingkod, sa ngalan po ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Ako po si Jupiter Torres, nagpapasalamat.